Angeline Quinto, ready to say I do? Faced with the lie detector, ano nga ba ang mga sikretong ni-reveal ni Angeline Quinto? The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Aside from a brief rumor years ago na nagkakamabutihan daw sila ng singer na si Eric Santos, quiet and private si Angeline Quinto tungkol sa love life niya. Inamin niya naman na may special someone siya pero never pa niyang kinumpirma kung sino ito. Taong 2020 nang sabihin niya na in a relationship nga siya. Umamin din si Angeline na dati ay nakakaramdam siya ng kirot ng inggit dahil isa-isa nang nakakahanap ng katuwang sa buhay ang mga kasabayan niya. Ang dami din pong nagtatanong sa akin na, Angge, kailan ka ba? So, katulad po ng palagi kong sinasagot, pinagpe-pray ko naman. At mukha namang nasagot dahil inspired at blooming si Angeline. Kumakailan lang ay nag-guest si Angeline sa vlog ni Kim Chu kung saan nagkatsikahan ng dalawa tungkol sa buhay pag-ibig. To make things more interesting, sumabak ang dalawa sa lie detector test kung saan sila ay makakaramdam ng kuryente every time na masense ng machine na nagsisinungaling sila. Game na game naman si Angeline at matapang na sinagot ang mga questions. Kwento niya, never ko naman naranasan na makipagbalikan sa ex, lalo na pag hindi naman maganda yung pinagtaposan. Ito ang paliwanag niya ng ikwento niya kung bakit hindi siya naniniwala sa second chances in love. Kinuwento niya rin kay Kim kung ano ang itsura ng ideal guy niya. Yung medyo mas matangkad pero hindi yung katangkada ng sobra. Kung hindi ko ka-height, baka pwedeng matangkad sa akin ng kaunti lang kasi 5'1 ako eh, pag walang sapatos. Siguro yung lalaki gusto ko mga 5'4 to 5'5, kwento niya. Dagdag pa niya, moreno, meron kasing mga lalaki na ang kilay parang pambabae, diba? Ang gusto ko naman yung makapal, pero meron kasing lalaki na sobrang haba ng buhok ng kilay parang umaabot na sa mata. Diba may ganun? Yung parang gusto mong gupitin lang. Trim nga natin yan. Yung tatay ko may ganun dati. Siguro yung makapal yung kilay tapos gusto ko pantay yung kilay. Feeling ko it's cool. Nang tinanong naman siya kung ready na ba siyang ikasal, oo ang pag-amin ni Angge. Kasi before naman nung nandito pa ang Mama Bob, yun talaga yung gusto niya. Yun nga yung isang wish ng mama ko na sa akin na hindi ko na ibigay habang nandito siya dati. Kaya nung nawala ang mama, parang ako gusto ko naman talaga. Para may kasama na rin ako sa pagbabayad ng bills. Yun pala yung concern. Everything happens at the perfect time. Basta ngayon, ang sigurado, happy si Angeline. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.